Ardi Aquino, Gustavi Castonjo, Mel Casipi, Gio Triscal, Indie Comics Podcast! Wala na, ngayon, explain na yun. Good afternoon, comics people! Good afternoon, comics people. Si Giuseppe, ayaw pa pala sumama. Okay, andito tayo ngayon sa Warrior Poet Cafe. Andang si Noel, nag-aayos na... Kape. Authentic coffee. Hi! Ako si Sai! Pang ano? Pang Sesame Street. Hello! Kaibigan! Hello, comics people! Hello! Ako si Sai! Mabuti hindi pinaplano na natutuloy yung interview kay Sai. Uy, ba't hindi kita? Hindi ka nakikita! Eh, mamaya na. Okay, we are here right now at Warrior Poet. Is yung mga animals na lumalaban ng ibang animals. But Silent Comics yung muna. Yes. Ah, kasi parang, yun nga, matagal naman ako gumagawa ng comics, kaya never for other people. Oh, yeah, you, for other people, kaya lang never private silent. Lang. Para kunyari, close friends mo lang. Oo, kaya katabi lang, nung LM, katabi lang, pinapakita, oh, ito comics, oh, tapos tatatawa siya, tapos okay na yun. Yung style mo, ano pa nun? Yun na yun, or nag-iba talaga yung style? Masasabi ko yung pinapakita ko noon parang similar din sa mga comic strips noon. Mm. Mga Archie na. Oo, oh, mga Archie, Calvin and Hobbes. Wala, di wala. Hindi mo na natago yung? Hindi ko matago kasi parang palipat-lipat kami. Tapos, daming papel nun. Oh, palipat-lipat? Saan ka ba originally nakatira? Rubinja, sa Nueva Ecija. Nueva Ecija! Ay, hindi. Joke. Nueva Ecija yung father side ko. La Union mother side ko. Saan ka lumaki? So, prom di dapat ako. Kaya lang parang, I don't know, parang before grade 1. Gusto, parang napuntakan lang kami. Punta lang kami na Maynila for vacation or something. Kasi parang nag-stay na kami. Vacation. Wow, Manila is a really nice place. Let's stay here for good. You're no longer prom di. You Manila boy now. You Manila boy now. So, nira kayo sa QC. Yeah. Plot twist. QC Company. Kasi may mong masisay doon, QC Company. Sino pa kayo doon? Marami kayo. Well, nagsimula QC Company na tatlo lang. Sino-sino yung tatlong founding members? Kailan ang year? Oh, sige. Na-found siya 3 years ago, I think. 3 or 2 years ago. That is 2013. Galing ng math. Ang galing ng math. Basta isang November Comic Con siya. Hindi, I think 2014 pala. 2014. Basta yun, 13 or 14. Wala na ako sa Dong City nun, hinungkong na si Milo. So yun, ako... Si Milo. Oh, hinatak lang ako, tapos si Milo talaga, tsaka si Tristan, yung parang laging gumagawa ng groups for themselves. So, pero before lang hindi kayo nagko-comics na as in binibenta, di ba? Hindi, not at all. Sa animation kayo lahat galing? Ako hindi. Si Tristan, student. Si Milo lang talagang galing ng animation. Okay. So, ako napilit lang ni Milo na mag-animation rin. Kaya lang yung animator. Ano kayo nagkakakilala? Tristan, Milo, high school friends. So, kanto QC Company Origins pala. Hindi pala sa Origins. Tapos nun, ako at Milo naman, parang org sa UST. Ah, ano. Tapos nun. Binibenta yun. No, UST. UST na.
Okay, sorry. CSB yun, CSB sinasabi mo. Oo nga, CSB. Kala ko joke yung sinasabi mo. Kala ko nagja-joke. Wala, nagkamali. Nagkamali yun, first time. Kala ko joke. We're very disappointed, man. Iniisip, pinihintay ko na eh. Very, I did not do my research. Wala na, reset. Tapos. Rap. Hindi, yun, org. Kaya lang si Tristan, nakilala ko siya, like, may parang event lang na inorganize si Milo. Noel! Oh. Noel po. Warrior Poet. Warrior Cafe. Poet. Maraming salamat. At nagdala ng cafe? Si Warrior Poet Cafe. So yan. Meron ka ng ads. Nasaan na yung sponsorship na? Okay. May event si Milo like about comics. So hindi lang si Tristan. Tapos forgot ko sino ibang speakers doon. Kaya nga comics siya, about comics. Tapos parang doon kami nagsimula nag-usap-usap. Kaya lang never naman. Yun, never naman. Alam mo yun, naging, pinag-usapan yung pagiging group. Like, until yun ngayon, na-form na talaga siya. Like, formal lang yung pagkakagbo. Oh, like in 2014, para sinabi lang, hindi. Prior to that, like, I don't know kung yun na yung 2013, basta yung first time na naglabas si Milo ng P-Day. Hmm, yun yun. Hindi pa kami group, kaya lang sinamahan ko siya. So parang doon kami talaga nag-connect, na yun, nag-usap-usap about comics and stuff. Tapos parang yun lang, parang year after or I don't know, few months, di ko talaga magets na yung maalala yung part. Ganun yun, parang, kan tayo, grupo tayo ng comics, tapos yun. Nag-isip ako ng comics. Tas, this is delicious, Noel. Yo, delicious! That parang commercial. So, mga bilis. Look. Uy. Nag-ulat ka lang. That may ganyan, may nakaligay ganyan. No, tapos nilabas mo na rin yung Monokuro nun. Oh, yun yung pinakaunang incarnation ng Monokuro na kalimutan natin. De, joke lang. Hindi naman. Kasi siya sobrang rough. Like, admittedly, yung inking nun, isang araw ko lang kinawa. Minadali ko na lang kasi talagang wala akong disiplina sa comics nun. Tsaka nagtatrabaho kasi ako nun sa opisina. So parang sisingit ko lang siya. Tapos parang last, parang one day na lang before the event. Pero at least nagawa. O, tinapos ko. Tapos yun nga. Parang 24-hour comics pa. Parang 24-hour, hindi. Kasi yung pagsusulat nun at kung ano-ano. Before pa eh. Pwede rin, pwede mo naman sabi. Kaya nung na-review yung 24-hour comics noon, parang, sige, try natin, nagawa ko naman rin. Ayun, simsim. Nandun ka. Nandun tayong apat, no? Nandun kami lahat. 24 hours. Nandun kami nag-bonding at naging kaibigan talaga. Kami naging friends. We're all... Naging... 24-hour comics bros. Comics bros. Ano yan? Ayun. Ano pa? May na-miss ba ako? I mean, may... Tapos, dumagdag yung members ng, ano, di ba? QC. Oo, So, ngayon, wala, masaya. Marami tao. So, ngayon, sino yung ilan yung mga members? Ay, shit. Anim kami, I think. Hindi ko masyado kabisado. Ang additional dun sa mga na-mention ko would be si Gia, si June, at saka meron Maya, kami... Si Maya. Ay, hindi. Si Patty. Hindi pa. At saka si Sam. Hindi ko pa sila masyadong kilala. Hindi, na-meet ko na yung dalawa. Yung sa hindi pa. So parang sa Comiket siguro, makikita nyo for the first time. Hindi naman tatlo. Yung iba na basta bago. Basta silang lahat. Oo. Si Sam at saka si June, I think hindi pa sila nagko-Comiket. Kasi si June, I think APCC yung una niyang con na nandun siya. Tapos parang pabilis lang siya. Hindi talaga siya nakapagbenta ng merch. Okay. So, ayun. Something to expect new from QC Company. Okay. So, yung sa comics mo naman, ano yung kailangan i-expect? Well, kung na-miss nyo yung comic indicate, kung na-miss nyo yung indicate at yung APCC, naglabas ako ng bagong issue ng Monokuro. So, ayun. For Comiket, Monokuro. Digital ka lagi sa iyo. Yan. Digital ako palagi, kaya lang I'm doing my best na matutong mag-trad ng mas matino. Yung 24-hour comic book day, talaga pinilit ko mag-trad. Yung trad niya. If you read, ano yung Space Quest? Space Quest. Quest in Space! So yun, 24-hour comic yun na trad talaga. First time kong gumawa ng trad comic na talagang tinatry kong seryosohin. Kasi, of course, since Ellie, mang ginagawa pa lang parang
ballpen lang yan, tapos parang yung line paper pa. Kaya lang funny thing, na-realize ko lang to like recently, yung mga animals rin naman yun, yung comics ko noon. Parang nagsasalitang animals rin. Kaya may socks. Kaya lang yun, parang pa-joke-joke lang yun. Kaya lang never ko na-consider na parang, gusto ko mag-comics ng yung ganito. Never. Tapos na pala yung ano mo, ay, hindi. Pwede mo pag-usapan. Yung ano? Yung Mark. Hindi ko alam. Wala pang balita. Pwede yung pag-usapan ba or hindi? Kasi kung hindi, okay lang. Hindi ko alam. Wala namang sinabi sa inyo, no? Ha? Wala namang sinabi. Wala namang sinabing bawal pag-usapan. Mm-hmm. Actually, hindi ko nga siya in-announce sa internet rin kung ano yung nangyari. So, pwede naman i-announce ngayon live at na-short list. No, I don't... Hindi, gata yan. Sige. So, sa'yo na lang mag-explain. Let's put it this way. Di ba nung APCC, may portfolio review ang Marvel? Mm-hmm. So, nag-apply ako doon, tapos nakabot ako doon sa interview part. Ayan. So, para lang sa mga tao, para sa mga ibang, hindi ko alam kung tan pala to, kung confidential pa. Wala namang sinabi sa akin. Baka confidential. Yung process, I mean yung process. So, yun. So, I guess yun. Yay, congrats! Okay na yun. Ano ba yan? Alis na pag din ka ni Cebulski. O yun, na-meet ko si Cebulski. Tapos ang bite niya. So, super. Tama po ba niya? Matawa. Grabe. Mabangong. Pero na-meet niya yun eh. Uy, galing na nung kan? Marvel. Day out. Day out. Saan pumunta ako dun? Para natanong ko siya kung kumusta siya eh. Oh, sana no? Kumusta ka na? Kinala mo pa na ako. Niyayaya ko si Milo dun. Hindi na ako punta eh. Kailan ba ulit yun? Wala pang announcement. Yun eh. Garang kasi weekday. Oo, dapat po sasama ako eh. Pero ayun nyo ako. Sino yung mga creative influence mo on sa pen? Meron ba sa style, local or foreign? Ito, top of my head, na local would be Robert Magnuson. Ah, si Robert Magnuson. Oo, Robert Magnuson. Ano siya, ink, di ba? Ink? Sa ink? Hindi ako sure. Pero may mga libro siya. May mga libro siya. Tapos doon yun, kung ilag-trace back tayo ng konti, yung comics siya na Poso Maximo. Like, may Kuting Magiting. Siya kanina yung comics yun na Poso Maximo. Yun yung gusto niyo. Doon ko siya nakilala at silent comic yun. Kaya ka lang sa'yo. Oh, what's this? Napadaan lang ako, nagkakape lang ako dito sa Warrior Poet Cup. Wala kayo sa ano sa Amado, ba? Ano yung event mo? Podcast? Mukhang kaya naman mag-plugging ng comic kit. Next Saturday and Sunday, October 15-16 at sa UPF Peace Embassy, number 32 Samar Avenue. South Triangle area, Quezon City. At the top of the video? Hindi praktisado. Dito na ako. Next time na lang mag-flat. Next time na lang! Iyon. Okay, and yung sa influencer ko, si Robert Pagdusa. Tapos? Na local. Yung talagang top of my head eh. Hindi, foreign. Kung foreign naman. Marami. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kasi parang alam mo na, nandiyan lahat. Halo-halo na eh. Kaya lang, kalimutan ko yung name ng group nila. Kaya mayroon akong group ng French artists na talagang hinahono ko ako for their work. Siguro na. Cuso Campanois. Hindi, kaya lang yung parang may European artists ako na hinahono. Sila Mobius ba yan? Hindi. Well, Mobius is good. Mm-hmm. Oh. Kailangan nasa listahan mo yan somewhere. I-research mo. Okay. Gaganda na. Anyway, it's gonna be ang obvious. Ang Diyos pala nito ay si Brian Lee. Umali. Umali. Pinoy yun, di ba? Pinoy. Si Brian Lee Umali. Si Brian Lee Umali. Hindi, kaya lang yan. Si Brian Lee magaling rin pa. Lalagay ko rin yun sa influences ko. Pero like with the style, ano nga ba hanap mo sa mga for maging inspiration yung ano? Like, simple lang, one word lang yan. Dot alternative siya. Hindi yung heavy, yung parang... Hindi mainstream western, hindi rin mainstream manga. Yun. Basta kung it looks different... Yun yung gusto mo. Oo. Different. Hipster. Ano ba yung dahil ba't mag-doon ka dahil gusto mo maging hipster?
Lumber sexual. Lumber sexual. No shave November. Sa November pa yun eh. Pero inunanan yan ng October and November, no shave siya. No shave. No shave forever. No shave forever. Tignan na yun. Oo nga eh. Ganda ng joke. Okay, anyway. So, ikaw, ano tatanong ka, Sai? Nakalimutan ko rin tatanong ko. Kayo muna. Masusuggest ko rin. Ano yung course mo nung college? Course ko ng college. Marami nagtatanong sa akin at laging hindi ako komportable masyado sa akin. Alam niya. Psychology ko. Hindi. Parang si Milo. Si Milo psychology. Ako ay computer science grad. So programming yun. Paano ka napunta sa comics? Well, computer science. Bata pa ako, mahilig ako mag-drawing. Wow. Mahilig ako mag-drawing. Kaya lang... Ba't hindi ka nag-ano? Fine arts, animation. Ah, yun naman. Practical reasons na... Alam mo na, trabaho. Madali magkakaroon ng trabaho pag hindi fine arts. Hindi, ganun kasi yung stigma eh. Yung parang, alam mo na, especially kung galing sa magulang, pahingi ka na advice. Parang pag computer science, medyo okay. Hindi man mahirapan. Hindi naman sa ganun. Ang advice sa akin is, matututunan mo naman ang arts regardless. Kung ano yung itin mo. Totoo naman yun. Kaya lang, admittedly, mahirap siyang gawin na hindi yung focus. So ako, nag-comsci ako, and nagtrabaho naman ako comsci. Oh, nagtrabaho ako. Yeah, nagtrabaho. Siguro yun yung sinasabi niya kanina, nasa office yan nagtrabaho. Yeah. So, two years? 2 years ka sa akin. Pero ngayon, freelance. Di ba nag-Tutun City ka? Oo. Yun naman yung bago mo ngayon, yun yung freelance ko ngayon. Nag-train ka rin. Yeah, nag-train. So basically, ganito yung nangyari. Diba nagkakan ako? Mm-hmm. Nagpa-program ako. Tapos doon, narinig ko from Milo yung Toon City na yan. Tapos parang, sige, try natin. Kaya nung wala na yung animation nila at the time. Ah, wala na? Hindi. Parang, alam mo yun, by batches. Oo, karatapos. Tapos narinig ko yung background. Mm-hmm. Ako naman isip, uy, ayos yung background. So, parang matuto ko mag-background. Kaya ganun. Mm-hmm. Tapos ang swerte sa kanya, weekends siya. So, pwede ako pumasok ng opisina. Tapos aral ka sa Sabado. Oo, sa Sabado. Saturday, Sunday, workshop. Okay. Ayos. Tapos noon, after noon, nalaman ko na pwede ako mag-freelance doon. Then, tinanong ko sa kanila, okay lang bang pumapasok ako sa opisina at kumukuha ng trabaho doon? Pwede. As in, may point in time talaga sa buhay ko na yun nga, nag-freelance ako doon sa Toon City at nagtatrabaho pa rin ako. So, ayun, eventually, medyo siguro nag-tip yung scales a bit. Parang nasararamdaman ko na parang mas o parang minsan nag-leave ako para lang pumunta ng para gawin tong drop na to so background na to parang ganun. So pag pipiliin ka, pinili mo na si oo, alam mo yun kasi ang hindi kasi magandang advice na mag-quit ka lang kung parang hindi mo feel yung job eh. Dapat kung hindi mo feel, dapat meron ka na alternative plan B. Paano mo susuportan yung love mo? Oo, yung love mo, yung pagkain. Yung passion mo sa pagdodrawing, pagko-comics. Oo nga, paano ka kakain naman? Sarap pa naman ngayon. Mm-hmm. Yuan? So ngayon... Kaya? So ngayon, nag-freelance ka as background. Yeah. Superstar. Illustrator. No, hindi siya illustration. Painting siya. So basically, meron nang nag-drawing ng background. Ang tawag doon ay layout. Okay. Nag-layout din ako noon. Kaya lang ya, so wala kami iniintindi more on colors yung yes, trabaho. Specifically coloring siya. Wow. Yeah, so drawing na yun, kukulayan. Naka-drawing na, kukulayan mo na lang. Mm-hmm. So may reference ka. So, may digital painting. Digital painting. Na makatulong ba yun sa pagpipaint mo ng mga sarili mong characters? Masasabi kong oo at hindi, sabay. Kasi oo, in a way na parang nafe-feel mo, uy, pang, ano yun, acceptable for, kasi sa TV na po, napapalabas yung mga nagagawa mo eh. So parang, wow, acceptable pala to. Pwede mo mag-saon yung ginagawa yung mga, mo. Yung, pwede lang isa, yung iba NDA, pwede lang yung isa. Ano? Isang season, yung kan, first season ng 70. Disney 70. Nasa kanin yan? Nasa 70, yung 7 Dwarfs, no? Oh, 7 Dwarfs. Ilang episodes lang, like, 1 to 2 episodes. Yung nagawa ng Toon City dalawa? Hindi, yung nagawan ko. Meron pa akong isang episode na nagawan na parang kinat yung scenes. What the F? Oh, sayang. Hindi, ganun talaga yung animation. Parang siyang
movie. Parang siya movie na minsan papagawa nila talaga yung entire thing kasi ikakat nila kasi parang hindi bagay. Oh, or kailan yung take. Hindi accept ng XX. Parang eh nangyari parang kasi yung kanya parang song and dance number tapos ayaw na nilang doon mangyari sa set. So, nilipat lang nila. Sana kan lang yun, madalian lang yun na parang ay, lipat lang natin yung green screen o ganun. Parang kung ganun lang yun. Hindi eh. Parang kailan talang gawin lahat ulit kasi kung saan-saan nag-acting yung characters. Parang ganun lang. Pero nababanggit ka sa credits or hindi for TV, mga TV shows. Kaya lang hindi ko alam kung pwede ko pag-usapan yung isa pa eh. Kaya lang meron siguro isa pa paparating. Kaya lang I'm not big siya siguro lalabas dito. Kaya lang I think may credits makikita mo. Yung Rick and Morty doon ginawa sa Toon City. Oo, doon ginawa. Uy na! Naggawa ako doon ng ano. Ako yung portfolio ng Toon City na nagawa doon. I chocolate. Rick and Morty. Gumawa ko doon. Ano ka? Nag-flash ka doon? Hindi na gano'n. Gumawa ko ng rigging. Ah, nag-rigging ka. Wow, marunong ka pala nun! Ako pa! Yan o, parig 3D? Hindi, 2D. Kasi di ba yung cut-out animation para siya? Marunong ka nun! Bilis! Marunong mag-rig. Bilis, rig mo yung character. Rig mo yung weapons ko, man. Yan o, weapons. Di ba kasi yung characters na 2D lang, tapos kailangan ko yung... Yan tama ba? Parang ganun yung ginagawa niya. Yung comics mo kasi parang kansya, di ba? Art niya parang puppet. Puppet lang yung ginagawa ko ng Photoshop tapos ginagalaw ko ng squares. Galing nun to. Galing nun. Like, biglang ako yung nagtanong eh, no? Saan siya kuha yan? That may sarili itong episode. Malaman natin yung sikreto ni... Actually, yung comics mo, na bad pants, madaling paggalawin yun sa... Uy, bilis pa yung copy. Gagawa ko ng bad pants. Yung trinay ko yung illustrator yun, nahirapan ako kasi kailangan ko i-drawing pa rin ulit eh. Medyo mahaba yung proseso din. Hindi ko na lang. Sa paint side na lang. Paint side. Yung comics mo, Sai, tapos na yun? Comics? Yung Monokuro. Hindi pa. Kailan yung matatapos? I think hindi dapat natin pag-usapan kung kailan siya matatapos. Parang okay. Monokuro kasi, parang ginagawa ko lang siya. Parang, continuous yun talaga. Parang na lang, yung story gawa, dagdag lang. Monokuro. So, every part. Explain mo yung Monokuro pa kasi di mo pa yung na-explain. Ah, sorry. So, Monokuro, for context lang, isa siyang silent action fantasy adventure, silent comic. That's sabi ka ng silent comic. Okay. Yeah. So, above anything else, it's about animals nga. Parang little animal critters na doing badass things, fighting demons, ganun-ganun. It's a really simple comic. May konting mystery laced all around it. And, ayun, kanya siya, it's just a fun comic to read. Parang ganun. Yun yung plan ko. Paano mo na-conceptualize yung Monokuro? Based from cartoons. Based from cartoons. Hindi ka talaga sa adventure na stories. Masayang adventure stories, parang yun yung journey. Yun yung, di ba parang, di ba may quote na hindi ko maalala na parang journey's the best part, parang ganun. It's not the journey. It's not the destination. What does it make? Ewan ko sa'yo. So, yeah, kanang siya, journey lang siya. At since journey lang siya, pwedeng, ang inisip ko, parang pwedeng kahit saan sa journey. Parang hindi ko iniisip na kailangan ka, siya progression siya. Na parang nagsimula tayo sa simula talaga. Kasi pwede yun. Kaya lang kasi na-realize ko, ang isang common na parang naging problem, kasi bago gumana ng comics, ilang taon rin akong active na bumibili ng comics sa... So alam ko, may idea talaga kung anong klaseng comics ang nagsistay sa mga Comic-Con, mga ganun. So... Adventure, mabenta lang yun. Parang, actually, nung na-feel ko, parang hindi masyadong marami yung ganung klaseng comics. Kaya ganun na ginawa ko. Karamihan na comics would be mga parang superhero, mga ganun. Dati, nung panahon na nagsimula ako sa Comic-Con, puro superhero. Ngayon, parang naging iba na eh. Nung sumali ako, puro problema sa buhay eh. Oh, parang nagkakaroon ng mas personal. Nagsishifting yun. Are you depressed? Kaya lang, to be honest, ang isang comic na binabasa ko talaga nung yung palpa ko, yung bibili-bili pa ako, ito.
Oh, yun. Naalala mo yun? Yung mga panahon na nagkakanla ko, huy, si Idol. Tapos yata, alam mo ba, gusto ko rin gumawa ng comics eh. Tapos yun, gawa ka na. Yung Idol. Lalo na yung 24-hour comics eh. Ayun o, wala na. Kinukuha yung sikreto na yun. Yung 24-hour comics, parang natulog pa to ilang beses. Oh. Siya yung una natapos. At natulog pa siya ng ilang beses ah. He had 3 hours of sleep. Ilang hours yung ano, ginawa ko yun? 20? 24? 24! Kulang pa na! Ay, lagwag. Diba, ano, natulog na rin siya? Oh. Anong, ilang oras yung ginawa mo ng comments mo? Basta tinapos ng maaga, kailangan nang matulog. Matulog na lang. Yun yung motivation. So, magandang, ano ba yun? Advice ba yun para sa gusto mag 24-hour comic book day? Maganda mag 24 hours kung gusto, habol nyo is masanay. And, nasali ulit ako. October daw. Anong October? Araw? Wala pa. Wala pang araw. Nadaan si Albert Orr nung nag-fart. Gusto ko rin. Sinabi ko sa kanya na gusto ko. Kaya lang yun nga. Na-move na konti. Yung October 1 and 2, yung national. Ay, pang sa Amerika. Hindi. Baka may chance na sabay niya. Kasi last time hindi sumabay. Yung ano kasi, October 1 and 2, yung sa Amerika na ano. Feeling ko tatry niya yung isabay, sana. Kasi nagulat na ako yung October 1 nito, biglang madami nag-comics yung sa Twitter, Instagram. Oo, alam ko yun. Okay, natundali ako. Bakit? Parang kung saan napupunta yung comics. Ayos lang yun. Yun yung kalakasan namin. Alam mo ba? Hindi, parang hindi ko pa natatapos. Pero, parang feeling ko hindi ko natatapos yung ina-explain ko, tapos mabibipad na tayo. Ano, alam mo, mas mabilis kayo tayo mag-uusap compared sa mga ibang artists. Hindi ka alam, fan ako ng podcast nyo. Sa apat! Kung nagtatrabaho ako, yung pinapakinggan ko. Lahat ba? Kung nafe-feel ko lang, kung ano yung... Trip mo lahat? Or kung ano feel mo lang? Paano feel ko lang? Ano mas feel mo? Yung may video, yung audio lang? Survey. Usually, hindi ako nanonood. Ah. Audio. Kaya lang, pati ako yung audio ko. Kasi natrabaho ako habang nakikinig. At saka usually sa phone ako nakikinig. So may dalawa na nagpa-favor kasi siya yung ano, bahala sa mga mobile, yung mga audio lang. Kasi bumili siya ng mic. Ganda ng mic namin. Hindi ko na lang ngayon. Professional, nakita ko na. Pero maganda ang acoustics dito sa Wirepod. Balik nga kayo dito. Balik tayo dito. Masarap pa naman yung kape. Kape dito. Masarap pa din to. Okay lang. Bigyan niyo ako ng schedule. Ang bait pa ni Noel. He also supports the indie comic scene. Yan, no? Dati pabili-bili lang ako, pero namatakakoy ako. Sabi mo, sige, benta na rin lang. You know, sana may na daw kayo. Interview na rin sa what you need interview. Hindi ka lang natago pa lang. Mr. Blur. Hindi mo kaya audio lang. Yung black, yung bro. Sa kamatay nung bata. Parang yun mga nasa news. Grabe. Tapos nakaka-sensor yung mo ba? Oo, nakaka-sensor. Grabe. First comic con mo rin yung unang lumabas yung ano? Sila Milo? No, umaten ka na ng Comic Con nun? When you mean nag-a-attend, as we bili. Kung we bili, since na. Nung kanpa, nasa bayanihan na. Wow! Kaya lang, yung huli lang, yung as in pinakahuling year na lang doon. Tatlong beses ang naman sila na, diba? Pumunta ako doon, kasi sumali ako sa isang contest. At, ano contest? Yung parang... On the spot? Hindi. Yung parang create your character. Parang create a character. Tapos parang yung team parang underwater... Nanalo ka? Hindi, doon ko unang na-release ang pangit ng art ko. Hindi. Okay lang yun kasi mas nagpapa-encourage. Oo, yun yung importante. Ganito yun. Yun yung importanteng bit. Kailangan na sumasali ka sa mga ganong contest para ma-release mo na, shit, wala pa pala to. Parang ganon. Gusto ko pa mag-improve. Sumali ako ng 24-hour comic book challenge. Tapos, pangit ang gawa ko eh. Pero okay na rin. Nakatapos naman. Pero natapos. Yung relationship. Ay, hindi. Collab with benefits. Nabibenta mo na ba yun? Hindi. Ibenta mo. Para pa, ibenta pag pag isa pa mong 24 hours, sasama ko na. Ayos rin. Parang double feature. Yun ang importante. Tapusin mo. Kahit na pangit, tapusin mo pa rin. Kasi yun nga. Ano yun na? Jake Parker? Finish? Not perfect. You know?
Finish, not perfect. Oh, shoot! Oh, finish. Finish, finish. Finish. Alam yung sound na toot, kaganoon yan. Marinig yan. Marinig. Tapos, ano ba? Ayun, Nagpipaint ka rin ba? Pag kayo di... Tradno. Not digital. Tradno. Oh, tradno. Tradno. Well, pag di kayo nagbayad ng kape nyo, ha? Ambay kayo. Oo nga, nag-aabang. Patahin kayo nyo. Oo, ako nagbayad na ako. Nagbayad ka na? Oo, hindi pa. Ayan, kami hindi ka... Ay, sorry. Pero balak mo rin mag-trad in the future? Or... Kung matripan. Kasi medyo katulad ngayon. Medyo... YouTuber mo, di ba? Trad? O, oh, trad yun, trad yun. Uy, huwag niyo paalala sa akin, di ba? Na behind na. Parang hindi ko napapansin. Okay. YouTuber ka rin. Yeah. Nakita mo? Nakikita mo ba yung power niya? Instagram po, Instagram. Ah, okay. Twitter, Facebook. Ay, hindi mo pini-Facebook mo? Nasa lahat ng social media ko. Ay, di ko nakikita! Hindi ko nakikita. Baka natatabunan agad. Tatabunan kasi, ano, in-unfollow niyo ako eh. Hindi. Ang in-unfollow ko mga political, ano lang, posts. Friend. Hindi, yeah, Inktober, yun. Pa-deep-deep lang. Kasi yung, yun nga, since hindi ako talaga art major, medyo yung confident talaga sa trad ko, especially. Kahit naman art major. Ang digital kasi parang daling magkamali, tapos yung walang gastos. Yun yung ano eh. Parang ando lahat. Yeah. Kung digital, kung trad, parang shit, kung nagkamali ako. Kaya lang medyo nawawala na sa akin yun for certain mediums. Like yun nga, kaya nakakapag-Inktober na ako. Gusto ko yung movement ng mga drawings mo eh. Parang, ano, diba? May flow. Dynamic. Saan mo na ko ngayon? Yeah. To be honest, wala akong masasabing specific na artist. Kaya lang parang ang nungkad kasi nung parang college ako. Parang sinabi lang sa akin, sinasabi ko lagi sa mga kaibigan ko, ang stiff nung gawa ko. Ayun, so ginawa niya fluid. Ayun, parang sinabi lang, hindi, ang advice lang doon kung stiff ang gawa mo, mag-gesture drawing ka. Ginagawa ko yun. So, ever since college. Nag-gesture drawings ka. Tapos parang meron kasi nagsasabi na parang everyday mo kailangan siya gawin. Like, 30 seconds, tapos 20 poses, parang gano'n. Oh, yeah, so, yeah, may website na gano'n eh. So, yun, ever since. Website, sinel ko sa Twitter. Twitter. Ano yun? Ano yung website yun, man? Yung 10 seconds something. Quickposes.com. Quickposes, best. But, ay, ginagamit mo rin. Yeah, as in, natuwa ako sa kanya. Oh, andyan ka ulit. Si Mark Navarro. Sikat dyan eh. Sikat mo pa, photograph. Hindi, kaya lang yun. Quick Poses Best. Marami namang ibang websites. Kaya lang yung pinakagusto ko, automatic na yun. Oh, ang interesting bit sa Quick Poses, lagi siya nag-update. Hindi katulad ng iba. At natutuwa ko na sa certificates. Oh, this is a tablet. Yung certificates sila? Yeah. Kaya lang digital lang. Ah, pero hindi ko na nag-enroll. Pero ginagawa kong ano ngayon. Hindi kasi, ano yun, nagpo-post. Ano, maganda ang feeling na ako yung certified ako. Parang hindi naman sila authority on anything. Kaya lang yan. Pero ang ganda ng Quick Poses. Na-discover ko lang yun. Kasi naghahanap talaga ako ng gesture goal. Okay, maraming ganun. Like, ang original na ginagamit ko is Pose Maniacs. Alam parang ko siyang 3D models. Oh, pero pangit kasi. Hindi, yung mga luma niya, like yung year na nagsimula ako, yun lang alam ko. So, yeah. Oh, yeah, ano mo yun. Parang... Mas maganda yung Quick Poses kasi tunay na tao. Oo. Oh. As ano? Importante yun, na ituloy na tawag yung Theodore. Okay lang sa ito. Uy, si Mark Navarro ulit naman eh. Ang haba din ang podcast nyo, ano? Oh, may 50 yes. minutes na. Parang yung entrance fee sa Comiket, 50 pesos lang. Oh my God! 50 pesos lang? Mas mura sa Comic-Con, punta na kayo sa Comic-Con. Exacto lang yung entrance fee para yung rest ng budget nyo. Pambili ng comics, prints, stickers. Yes. Ano ba klaseng comics? Jeep entrance para more ano more spending money. More spending money for bad puns! 50 pesos lang. Okay, yung sa poses tayo eh. Ah, sa poses tayo. Yeah, quick poses kasi tunay na tawa. Tsaka parang periodically nag-update sila. Si Paolo Heras! Paolo Heras! Ang dami na sikat na dumadaan. All-stars naman itong podcast na to. All-star cameos. Hindi, tapos recently kasi may Patreon na sila. So pinag-usapan na natin talaga yung post-maniacs ngayon. Ay, post-maniacs, quick poses. Nagpa-Patreon na sila. Oh, ang Patreon niya, interesting. Kasi kung nagsusinusupport mo yun, parang ang plano niya doon sa pera, magpo-photoshoot siya. Oh, mas maganda yun. So, ibig sabihin nun, parang monthly, may bagong set ng poses. Tapos kung Patreon ka, pwede ka mag-suggest ng poses.
Ah, talaga? Ikaw mag-post? Hindi, ikaw yung mag-post. Magre-request ka ng post. Magre-request ka. Kaya lang kung gusto mong kuyin ka, hindi mo ma-describe, gagawin mo na. Ganito nga po yung sir, gusto mo yung ano, yung post na ano. Ito lang alam ko na weirdo eh. Gusto ko doon. Steven Universe. Hindi ko alam yung saan yun. Steven Universe. Ah, si Peridot? Oo, my diamond. Paborito mo yun eh. Lagi ko nagagawa. Steven, yeah. We are in the comics podcast. Ano yung kanta lang na yung pangalan namin? R.D. Giuseppe and Mel and Gio! Uy, legit, legit. Yun na yung, pasok na pasok. Yun na yung, yun na yung pangsimula nyo. Hindi, meron kaming pangsimula. Kuya, naglobat ka. Palinig mo kayo sa Pilipin, Pilipin. Okay, and yan yung ano, anticipation. Unofficial official theme song ng IKP. Yes. My auto-tune. Yeah. Yo. Kanina umaga lang yun. Yung trademark na yan. Ngayon ka na may magbebenta na sila ng record, may record din na sila. IKP album. IKP album. Saan ka makikita online? Online? Ano, marami ako online. Saan ka nila pwedeng stop? Saan? Yeah, di ba may ano ka, website na doon lahat ng links mo? Yeah, yung parang... Parang medyo... Oh, parang... Mother, lang siya, tambakan ng links. Mother links. Social, mother links. Parang website ko is yung cyanroll.flavors.me. Mm-hmm. Or, yeah. Kaya lang... Cyan Roll yung parang online name, username. Username ko for all accounts yung like at Cyan Roll, like Facebook, Twitter, Tumblr, IG, FB. Nasabi ko na ba yun? FB, whatever. Yes, at Cyan Roll. I think kahit Behance ko, kung Gumroad. Yung magamit ba ng Behance? May tinatamba ko yung works ko. May Gumroad rin ako. Yeah, buy his comics online. Pero Instagram ka laging ano yung active na? No. problem ko sa Instagram is ayokong doon galing kasi meron akong parang ginagawa na kung nagpo-post ako, napo-post na siya sa ibang websites agad. Mm-hmm. So connected. Parang cross-posting siya. Anong ano yung IFTTT? parang di ko alam kung 3Ts basta IFTTT. .com so, or sabay-sabay yun lahat sa lahat. Yeah, isi-set mo lang na parang kunyari pa nag-post ka sa Instagram. Boom. Magpo-post siya, i-send niya rin sa iba. Ang problem to sa Instagram, low res siya. Like kung napansin niyo may point in time na parang lagi pixelated or jagged. Maganda lang siya sa mismong phone pero pag nasa ano malaking oh, especially yung Tumblr, pangit na ng itsura. Kitang-kita yung artifacts mga ganun. So, ang nangyari, dinisconnect ko 'yon sa Twitter na palagi man nagpo-post. So usually makikita nyo lagi may post ako sa Twitter tapos after while sa Twitter ngayon kasi may preview image na hindi tulad dati link lang. So usually content ko ng ibang websites like Tumblr, Facebook, ganun. Lahat 'yon same stuff ng Twitter lang. Minsan di kasi may hashtag ako. So lahat ng posts na may hashtag na ko-cross-post. Kung walang hashtag hindi siya na-post. So 'yun yung maganda sa IFTTT. Kailangan nating search 'yun para search IF or message sa kung ano talaga 'yun. See the description below. See the description below. Or baka nandito na eh. Magandang mag-cross-post kasi 'yun nga nakatamad. Oo, paulit-ulit lang. Kaya lang ang interesting bit 'yun nga. Ano pansin ko? Iba-iba pa rin yung audience mo, eh. Like IG, ibang set of people. Oh, wow. Like sure mapapansin mo may ilang tao na mga kaibigan mo talaga na nagpapare-pare sila. Na parang nagtataka ko, hindi ba kayo napapagod ng like niyo yung dito ko, sa tatlong accounts ko or something. Kaya lang kayo. Auto-like din sila. Nilike din sa lahat na. Meron din palang out yung pag-like mo yung isa. Malalike din yun. Hindi ba lang. Yan yung ginagawa. Patent na. Yan yung gumawain ko kaya. Wait, dapat tinatago mo yan. Gagawa ka ng company. Auto-like. Auto-liker.com. Auto-like. Convincing. Ganun. Amen. Okay. Tapos, ano ba yung nakalimutan din sa sabi ko? Ayan, yung links. Kung saan ka makikita? Like, to be honest, minsan may art ako na patok lang siya sa isang site. Oo, oh, mas maraming drinks. Like, hindi ko pwedeng ma-describe why. Kaya lang, yeah. Kasi parang nag-a-appeal siya sa certain kinds of people. Sa Tumblr ba yan? Kunyari, kung Tumblr,
parang minsan yung mga drawings ko ng mga animal people ko mas patok doon, parang ganun. Minsan sa Tumblr di mo rin alam, minsan may nagbo-viral kang ano. Oo, as in sa Tumblr medyo unpredictable. Kaya lang napapansin ko na yung yun nga, kung furry art ko, mas may chance siyang mag-appeal sa maraming tao. Anong paborito mong platform? To be honest, Twitter. Twitter. Kasi parang it feels like pwede kang magtambak ng kahit ano. Oh, kasi wala, hindi ka mag-iis ka. Kaya lang hindi siya katulad ng Snapchat na parang nawawala yung pinopost mo. Parang useless na. Hindi. Trip mo lang mang trip. Oo, hindi kasi Snapchat parang yun, para ma-encourage ka na sobrang gago yung gawin mo. Tas kung wala nag-screenshot nun or whatever. Wala na. Pang millennial shit yun. Tulad mo. May Snapchat ako ah. Ayun. Kaya lang Twitter, ayun, parang pwede mo siyang balikan, tapos pwede mong makonsensya ka sa mong ginagawa sa buhay. Why? Denied this. Kaya lang, to be honest, mas nagpo-post ako sa personal Facebook ko. Facebook? Kasi parang... Ay, yung page mo? Para hindi, hindi yung page, yung personal talaga. So, sorry people na baka curious, kasi hindi ko in-add kahit sino nandun. Kailangan at least, kunyari, name mo, parang, uy, familiar na ba? Parang yung name mo familiar sa isang comics na nabasa ko, parang ganun. Sa kong ma-add? Oo. Or yun, parang, uy, mutual friends mo itong mga to, baka okay ka. In-add ako dati ni Mel, di ko in-accept. Ay. Na-joke lang ako yung nag-add sa'yo. Na hindi niya in-accept. Oo, pinag-isipan ko muna. Pinag-isipan niya. Yan yung 24 hour comics, naging Mel, add na kita. After nung 24 hour, ano, accept na pala kita. Ito yung palagi niya nagla-like sa lahat ng post ko, kahit pangit. Oh my, grabe. Parang may bonus eh. Ayun pa, isa pang thing, doon sa IFTTT na yun. Pwede rin, pwede, hindi lang yun ah, hindi lang cross-posting. So, ina-advertise ko naman ngayon yung IFTTT na parang, kunyari, kung nagla-like ka ng post. Mm-hmm. So, ang ginagawa ko dun, kung nagla-like ako ng post, nag-auto-save siya. So, basically, kung gusto ko talaga yung gawa mo, tapos nilike ko, ibig sabihin nun, may kopya rin ako nun. Oh? Oo. Sa PC parang, na yun? Sa PC mo na? Hindi, sa Google Drive ko sinet eh. So, may Google Drive ako, tapos meron dun folder na puro Instagram post, mga ganun. Hindi okay. Or it's inspiration yun eh. Oh. Marami. Maganda yung site na yun. So yun. Ano pa bang websites? Yun na yung naging topic na Locally, kung saan ka pa makikita, bahay mo, job lang. Events. Events. Usually, active naman ako sa Comic-Con. Comic-Con. Yeah, upcoming Comic-Con. Sa Sabado. October 15. Ayaw, sa Sabado na! Sa Sabado na. Handa na ba kayo? Hindi pa. Tapos, ayun, Comic-Con, kaya lang outside of cons, tinatry ko ng yun yung magpa-consign. So, kung gusto nyo ng Bravo Cebu, na nagawa ko under Studio Salimbal. Oh, under Studio Salimbal ako. Hi people. Hi Studio Salimbal, Paolo. Notice us senpai. Hindi, kaya lang yun. Hindi ako sure kung may stock pa sila. Kaya lang, last time I heard, meron sa Sachmi. Which is, alam ko sa Mega Mall lang yun. Oh. Meron pa bang ibang branches sila? But yeah, Sachmi should have Salimbal stuff. Tapos, recently lang, like kagabi ko lang nakita na in-advertise nila, yung Cap Fiction, which is para siyang comics, hindi naman comics in general, kaya na parang cafe siya na may mga fiction o mga books. Cool. Katipunan na I forgot where. Okay, yeah. Search sa Google. Cap Fiction. Check nyo na lang sa Facebook. May Facebook page sila. So, doon naman, ang special lang doon, aside from nagpa-consign ako doon, pwede nyo makuha doon yung Monokuro na parang specially bundled siya. So, meron siyang cover na unique lang para doon sa bundle na yun. Wow. At sa Cap Fiction mo lang siya mabibili. So, kung gusto mo yung, kasi wala, so medyo proud ako doon, medyo nanghinayang ako na parang, shit, exclusive lang to. Natuwa ko eh, tapos parang, okay, hindi. Nag-iisa lang ba yun na kopya? O maraming? Mag-restock naman ako kung kailangan. Kaya lang Cap Fiction, exclusive lang siya. At the moment, So, kung, ewan ko, ano masasabi mo nga sa mga fans mo? Okay. Oh, madami fans ako? madami fans. Hi, fans. Ito 4,000 yung ano, likes sa Facebook. Yeah, 4,000. Hindi ka to eh. Boss to eh. Random comics niya. Oo, na-invite yan sa SM Clark. Para mag-drawing. Ay! Ano? Wala. Ano? Hi, fans! Makita yung si Isa comic next week na Yeah, with
QC company. QC company. Yeah. So, may bago ba kami? Ah, ay, dali. So, yun. QC Company ay may bagong comics. Oh, may bagong lalabas na comics kami. So, ito. Saan na yun? Kada Dia. Yeah, Comiket. Kada Dia, which is four na. Four. I think. I don't count. So, yun yung slice of life anthology namin. Yun. Nandun yung, by Milo, nandun yung PE Day. Which is yun yung inaantabayanan ng lahat na conclusion dun sa Sam's Day Out na story. Tapos meron, nagbi-video game sila. Tapos, ano ba yan? May iba pang stories yun kasi anthology nga. Meron yung... May story ka dun sa Kada Dia? Yung una? Wala pa akong... Hindi, ganito yun. Wala pa talaga akong contribution doon. Yung una, meron akong nilagay na preview. Kaya lang nangyari. Hindi ka na tinuloy. As in, hindi. As in, shit. Nung couple of days ago, nakita ko sa memories ko, yung parang on this day. Tapos parang yung pinost ko na... Review. Hindi, yung parang gumawa ko ng tapastic para dun sa comic na yon. Tapos parang, naka-subscribe ako dun eh. Oops, wala akong ginawa. Kasi ano, meron yung Kada Dia araw. May link dun. Araw. May link sa as in, promise, site. I'm not giving up on that. Kaya lang, hindi ko siya magagawa webcomic. Yung title niya is web, Decaf. Decaf. Noon, Decaf. Medyo nag-iba na yung tono niya as a story. So, maganda siya eh. Kasi, din-develop ko pa rin siya hanggang ngayon naman. Relax! Hindi na siya silent. May mga words. O yung space kasi wala may words sa mind. Ano pa ba? Wala na. Ayun yung kan. Ay, wala pa no yung GC Fit mo. Sa GC Fit Comic Con. Siya yung gumawa ng cover. Thank you so much. Sai. Comic Con na yun. Ang ganda ng cover. Daming papuri dun eh. Ume. Una ko yung nakita. Secret lang. Pero hindi na secret. Nilabas na. Yung nakita ko, minessage ko si Mel. Ba't ako wala? Joke lang. Yung dalas usad. Nag-contribute naman ako sa'yo, di ba? Nandun din yung sa akin. Ako rin, meron din ako. Baka! Karamihan nang nandun akin eh. Dahil ano, kaibigan namin si Mel, nag-contribute po kami. Pinilit po kami niya. Tulungan niyo kami. Comics hell. Hashtag comics hell. Ilang minutes na lang ba? Madami na. Okay. Anyway, maraming salamat sa isang mahabang episode. Sama nito! Ng ITP. So, yung pahabaan? Sige lang. Maraming salamat sa Warrior Poet. Maraming salamat sa Warrior Poet Cafe. Comiket org organizer rin. Nag-meeting sila dyan sa labas. Nag-meeting sila sa labas. Nagbibigay ng ID. Yes. At si Noel, nagtuturo ng spada. Nagtuturo ng kampana. Handa na siya sa amin eh. Katatakas kami. Kasi di pa nagbabayad yung dalawa eh. Di magbabayad kami. Hindi ako ihabulin. Magbabayad kayo. Okay. Ako po si Giuseppe Custodio. Ng Kasipi. Ariel Kino in the Comics Podcast. Tapos si Sai Vendiville. Paalam! Bye-bye. Paalam.